So yun, good day mga ka-CR. Welcome sa Clover TV. Kasama nyo naman kami ulit ni Clover. And for today's vlog, mag-share ako ng limang tips and hacks for KVCR 152 user. Mga discarding makakatulong sa pang-araw-araw yung paggamit ng CR152 nyo. So tara. So first mga ka-CR is paggamit ng choke or use of choke. Dito siya makikita. So, sa left part ng handlebar natin, malapit sa clutch cable, ito yung choke natin. So, saan nga ba ginagamit yung choke? Pag cold start tayo, kailangan natin mag-choke. May tatlong pangunahing kadahilanan para sa akin kung ba tayo nagko-cold start. Una, pag malamig yung panahon, tapos naka-park tayo sa labas, nasa labas yung garahe natin. Pangalawa, pag matagal natin hindi ginamit yung motor natin, tapos bigla natin gagamitin. Pangatlo, pag naulanan yung motor natin nung huli natin ginamit, so most likely magko-cold start yun pag gamit natin ulit. So malalaman yung cold start kayo mga ka-CR kung ilang beses nyo na napupush start yung keyway or kinikick start, hindi pa rin nag-i-start. Kung normally, dalawa-tatlong push start lang na i-start na siya, pero nung ginamit yung mga nakakalima na kayo or mahigit pa, hindi pa rin. So cold start na yun. Ang gagawin nyo lang is ibababa nyo itong choke. Papakita ko sa inyo dito. So mga ka-CR, pag nakaganti yung choke natin, it means naka-close. Pag nakataas ng ganyan, nakapatay siya. And ganyan dapat yung lagi niyang pwesto. So yun mga ka-CR, kung hirap kayo mag-start, cold start kayo, ibababa nyo lang to from nakataas, ibababa nyo lang nakaganyan. Tapos buksan nyo lang yung motor nyo and wait nyo lang kahit mga 15 to 30 seconds bago nyo i-start. Mag-i-start po yun most likely. So yan, katulad yan, hinihintay ko. Hindi ako cold start ngayon, na ina-explain ko lang sa inyo mga ka-CR. So ayan, itataas yun. Tapos i-start natin. So yun, isang click lang, di ba, pag ginamit natin yung choke. So pag cold start kayo, gamitan nyo ng choke. Yun po yung silbi niyan. Choke natin sa CR152. So yun mga ka-CR, pangalawa is yung neutral. So alam naman natin na minsan may chance na ang hirap hanapin yung neutral, di ba? Ang napansin ko lang is pag mainit na yung makina and nag-pull stop kayo ng hindi naka-neutral, yun yung mga pagkakataong ang hirap niya i-neutral. So pangalawang tips na may bibigay ko sa inyo is bago pa kayo mag-pull stop, kunyari approaching na kayo sa stoplight and medyo may ilang inch pa kayo bago dun sa linya, kung may, habang may movement pa yung gulong, i-neutral na siya kasi mas mabilis or sobrang dali i-neutral ng CR152 habang may movement pa yung gulong. Paano naman kung nakapag-pull stop na kayo and hindi pa rin kayo naka-neutral? So kung maluwag pa naman sa harapan nyo, wala kayong tatama ang kotse and hindi pa naman kayo lalagpas ng linya, pwede naman kayong mag-friction point or galawin nyo lang ng onti yung motor nyo. Basta gumulong lang siya ng onti and habang gumugulong na kayo, i-neutral nyo na agad. Kasi mas mabilis talaga i-neutral pag may paggalaw sa gulong. Or paano kung last option, kung medyo malapit kayo sa harapan nyo and hindi kayo makakausog ng kahit konti. So kung matagal-tagal pa yung oras sa stoplight and mangangalay kayo kakapiga ng clutch, ang pinaka the best na talaga is patayin nyo or i-off nyo na yung switch ng motor. Kasi kung gano'ng kadali mag-neutral nang umaandar pa yung gulong, is gano'n din kadali mag-neutral pag nakapatay yung makina. So tulad na ito. So ayan kasi kung mapapansin yung nakapatay yung makina, no? Naka-on lang yung speedometer natin. So ito first gear ko, suntot lang ng onti, neutral. Second gear, tapak ng onti, neutral. Ganyan lang kabilis mag-neutral pag nakapatay yung makina. Okay. Okay, ang pangatlo nating hacks is nandito sa tank pad. Okay. So ayan mga ka-CR, itong tank up natin, papakita ko sa inyo. So ito mga ka-CR, itong beep card, gagamitin kong example as a parking card or parking ticket. So kung hindi nyo mabubul sa agad yung card pagkakuha nyo dun sa machine or pagbigay ng guard, pwede nyo siyang iipit dito. Yan. Basta make sure nyo lang na nasa dulo yung pag-ipit nyo, wag yung nakaganto. So make sure na nasa dulo. And ayun, pumunta na kayo kung saan kayo magpa-park. And pag park nyo na maayos, pwede nyo siyang kunin, ibulsa nyo or ilagay nyo sa wallet nyo. So yun lang, pwede siyang pang-ipit ng mga ticket or parking card. So yun mga ka-CR, pang-apat. Siyempre, isa na nga sa common na problem nating mga
CR15 to user is yung clutch cable na napuputol or madalas tayong napuputulan, sabi nga na iba natin ka CR, di ba? So kailangan natin lagi magbaho ng extra or spare clutch cable para in case maputulan tayo sa daan is meron tayong makakabit. So yun na nga, given na walang compartment yung motor natin unlike sa ibang motor, and paano kung wala ka pang saddle bag? And hindi mo naman siya pwede ilagay lagi sa backpack mong dala kasi syempre minsan hindi ka naman magbabackpack. So yung pang-apat na hack is dito sa left side ng side pocket natin kung saan nakalagay yung battery. Kukunin nyo lang yung susi ng motor nyo. Susihan nyo to. Alam nyo naman na ito mga ka-CR, diba? Pero baka hindi nyo pa alam, pwede maglagay dito ng ayan, clutch cable. Lagi kong dala tong spare clutch cable ko para in case maputulan ako sa daan is may maikakabit ako, hindi na ako maghahagilap lalo kung gabi and yung lugar na nasiraan kayo is wala namang shop or mekaniko. So eto, kasyang-kasyo siya dito. Ikot nyo lang ng ganito, then pasok nyo ng ganyan. Then, lagay natin. So yun mga ka-CR, pang last or pang limang hacks na may tuturo ko sa inyo is bumili kayo na itong cargo net or kung trip nyo lang, lalo kung wala pa kayong saddle bag tulad ko, malaking tulong to. Itong cargo net is mabibili nyo lang sa Shopee, mga around 100 to 120 pesos. So kinakabit ko sa tank eh. Parang ganito mga ka-CR, tingnan nyo. Actually, nakakadagdag siya ng forma eh. Pwede nyo rin siyang hindi tanggalin eh. Pero ako tinatanggal ko na siya minsan para visible tong Benelli sticker. So, ganyan. Pwede kayo maglagay dito ng backpack or spare helmet, extra helmet kung may susunduin kayong OBR or girlfriend. Katulad ko, pag sinusundo ko yung girlfriend ko, minsan nilalagay ko dito yung helmet niya pagpapunta ako sa kanya. So, ayan. Sobrang helpful nito. Search nyo lang sa Shopee. Cargo net for motorcycle and most likely lalabas na yung ganito. So yun na nga kasi CR, paano kung wala kayong cargo net tapos wala rin kayong backpack, saan nyo ilalagay yung spare helmet or extra helmet nyo para sa OBR nyo? So ito bonus tips or bonus hack para sa inyo, tara. So mga ka-CR, kung naka-stock seat pa rin kayo tulad ko, yung seat talaga ng CR15, kung mapapansin nyo itong parang cinturon niya, parang may tali, di ba? Or minsan may mga seats na modified na or custom, pero may mga ganito pa rin. So magagamit nyo to. Make sure nyo lang na matibay yung ganito nyo, yung hindi pa loose thread or sira. Tapos, pwede nyo siyang isabit dito. Make sure yung sarado. Ganyan. Or kung maluwang tulad nyan, ginagawa ko, dinadoble ko yung ikot. Ikutin ko pa siya ulit. And then saka ko ilala. Basta kasi CR, paalala ulit, make sure na matibay yung ganito nyo ah, para hindi malaglag habang umaandar kayo. So ayan. So actually kasi CR, lagi ko itong ginagawa pag sinusundo ko yung girlfriend ko. Hindi ko na nga kinakabit yung cargo net eh. So dito ko lagi tinatali yung spare helmet or yung extra helmet. Ayan. Goods na goods, no? So yun lang mga ka-CR, kung umabot kayo dito sa dulo, maraming salamat sa pagtapos ng video. And kung nagustuhan nyo, pwede kayong mag-subscribe, like, and comment kung may i-share din kayong mga ideas. So ayun lang, sana nakatulong sa inyo yung mga shinare kong tips and hacks, mga diskarte. Pwede nyo siyang magamit kung CR15 to user kayo. So, thank you so much sa panonood and see you sa next vlog.